Father, bakit may mga taong hindi nagkakaintindihan at nag-aaway, tapos hindi na nagbabatian? Ah, okay yan. Maganda yan. Tanong mo na yan eh. Yan ay nangyayari eh, sa lahat. Kasi kung natatandaan mo, isa sa mga natutuhan natin sa katisismo na tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Diba? So, minsan, ang binibigyan ng diin, kawangis tayo ng Diyos, ano ba ibig sabihin nun? Na meron tayong isip, meron tayong pasya. Yun. Kasi ang Diyos, ganun eh. Meron siyang isip, meron nagpapasya rin siya. Eh, ginawa daw tayong kawangis ng Diyos. Kaya, madalas, binibigyan natin ng importansya yun. At ang nagiging bunga, nagdidebate ang tao. Kasi ginagamit niya yung kanyang kaisipan. Halimbawa, mag-asawa, sasabihin ng lalaki, yung binili kong mesa, dito natin ilagay sa may bintana. Okay? Tapos sasabihin ng asawang babae, ay hindi, meron ng mesa dyan eh. Dito na lagay na sa may hagdan. Ayan. So, pareho silang nag-iisip yung decision ng isa sa may bintana. Yung babae naman, doon sa may hagdan. Nilagamit naman nila yung kanilang isip eh. Pero magkaiba ng konklusyon kung saan nilalagay yung mesa. Ayun, simula na yun. Simula na ng hindi pagkakaintindihan, magmamatigasan na, diba? Gusto nang manalo yung isa. Pataasan ng pride. Pataasan ng pride. Ayun. Kasi, kailangan manalo. At yun eh, katangian ng tao, nakawangis tayo ng Diyos sa isip. Pero ang nakakalimutan natin, meron din kahulugan, na ibang kahulugan, yung kawangis tayo ng Diyos. Kawangis tayo ng Diyos, ibig sabihin din, ang Diyos ay nagmamahalan yung tatlong persona, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nagmamahalan yun. At yung kanilang pagmamahal na yun, binibigyan nila ng halaga yung kanilang relasyon. Ibig sabihin, di ba, nadidinig natin minsan, man is a social animal. Social siya kasi kailangan niya rin ang ibang tulong ng ibang tao. So, mahalaga yung ugnayan sa tao, yung relationship. Kaya siya ay taong mapag-ugnay. Mahalaga sa kanya dapat yung relasyon. Ang nangyayari ganito. Dahil sa gusto nung isa, siya ang tama. At gusto rin nung isa, siya ang tama. Mga konklusyon nila yung ginagamit ng kanilang isip, eh, likha ng kanilang kanyang isip. Yun, nag-umpisa na lang mag-away. Yung matatalo, sasamaan loob. Diba? Eh, may mas mahalagang bagay dun sa issue na yun. Walang kakwenta-kwenta yun kung saan ilagay yung mese. Sa bintana o dun sa may hagdan eh. Wala, hindi naman malaki issue yun eh. Ang malaking issue ay yung patutunguhan nun. Mag-aaway. Diba? Diba? Madalas yun, nag-aaway. Sa maliliit na bagay, nag-aaway ang mag-asawa kuminsan eh, at magkakaibigan eh, magkakapatid eh. Pero kung ang bibigyan mo ng halaga, yung kanilang ugnayan, yung kanilang relasyon, eh, sasakripisyo mo na yun, bahala na yung mesa na dyan. Kung nandiyan sa hagdan niya, no, sa bintana dyan, basta ang mahalaga ay magkaibigan pa rin kami.
yung relasyon namin hindi mapuputol ng away. Ayun. Eh, sapagkat dyan, kadalasan, sinabi mo nga kanina, pride, dahil sa pride, nasasaktan ang loob. Ayun, sumasama ang loob. Ayun, nagiging dahilan na yun ng hindi pag-uusap hanggang minsan, yung iba nga naghihiwalay dahil sa pinagmulan kung saan lalagay yung mesa. Hindi binigyan ng halaga na mas maganda yung maganda nilang pagsasama kahit na walang mesa dulo, may mesa dulo, sa kaliwa o sa kanan. Ang mahalaga sa kanila dapat yung kanilang relasyon. Yun ang ibig sabihin, isa sa mga ibig sabihin ng pagmamahal. Bibigyan natin ng halaga yung relasyon natin sa isa't, yung ugnayan at relasyon natin sa isa't isa. Pag natutuhan ng tao yan, bibigyan niya ng halaga at mawawala yung madalas na nangyayari niya na sapagkat ako ang tama o siya rin ang tama, nag-aaway na tuloy. Oh, okay na ba yun? Okay na po. Oh, good. Yun yun eh.